ito po ay pinasimulan ko ho nung ako po ay naka-assign sa pambansang Dambana ng Mahal na Birhen sa Quezon City. Doon nagsimula itong healing mass. Subalit bago dumating itong healing mass na ito, nangyari na ho itong karanasan ng buhay ko. Sa makatuwid, inihanda ako ng Diyos kung bakit nangyari, naganap itong healing mass natin ngayon. Sapagkat meron pong pinanggalingan isang malalim na karanasan kung papaano kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Kaya nga pinangako sa Kanya, Mahal na Ina, ipapalaganap ko ang debosyon na meron ka. Saan man ako makarating, 3 taon, dinala ko itong healing mass sa Quezon City, pambansang Dambana ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Makalipas ang 3 taon, nalipat ako sa Lourdes, Tagaytay. Marami sa inyo rito, taga Lourdes, Tagaytay. Alam ninyo kung papaano natin pinasimulan. Inuhay natin ang Lourdes Grotto. Tuwing tayo po ay nagmimisa sa grotto na ito, nalaala ko pa rin wala pang pandemya, ang daming mga tao umaasa, nangangarap na sila rin ho ay makatanggap ng pagpapagaling ng Panginoon sa kanilang mga sakit. At nangyari ho, mga kapatid, ang dami ho ang lumapit sa akin na nagsasabi, Father, gumaling po ako. Kaya nga ho, tuwing healing mass, ang sabi ko, magpatotoo kayo upang marinig ng mga tao kung anong ginawa ng Panginoon sa inyo. Upang mas marami pa ho ang makatanggap ng mga biyaya ng pagpapagaling. Mga kapatid, 4 na taon ako po nakaasan sa Lourdes, Tagaytay. Walang tigil itong healing mass kahit may pandemya. Patuloy ang pagdiriwang sa pamamagitan pa ng online mass. Matapos ang 4 na taon sa Lourdes, Tagaytay, narito ako ngayon sa parokya ng Mahal na Ina ng Laging Sakmon. Subalit, kahit parokya ng Mahal na Ina, dinala ko pa rin ang debosyon ng Lourdes. Kay Lourdes ang Sabado. Mga kapatid, nagsimula po kami ng healing mass sa parokya nito. 5 kami. Hindi ko akalain, 5 buwan pa lamang itong healing mass sa parokya nito. Ang dami na gumalo. Puno ang simbahan, puno ang parke, at bawat Sabado, padami ng padami. Ito na tayo ngayon. Ito po ay galaw ng Espiritu ng Panginoon. Hindi ko maatin sa sarili ko na hindi ipagdiwang itong healing mass, sapagkat marami ang umaasa, marami ang nangangarap, marami nangangailangan katulad ninyo na nagsisimba ngayon. Anong ibig sabihin ko nito? Marami ang naniniwala, mga kapatid, na kayo, tayo, makakaranas ng himala, makakaranas mo tayo ng milagro, katulad kay nangyari kay Ate Rebecca, kay Kuya Joseph, at iba pang mga tao na ngayon narito, nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon dahil sa healing mass na ito. Mga kapatid, tandaan ko ninyo, walang panalangin na hindi dinidinig ang Diyos. Kapag ito ay nilapit natin sa Mahal na Birhen ng Lourdes. Kaya mga
kapatid, sana ho ang bawat isa sa atin na nagsisimba ngayon ay maging daan, maging instrumento upang dumaloy itong debosyon sa mahal na Birhen ng Lourdes papunta sa mga tao na nangangailangan ng himala, nangangailangan ng milagro, nangangailangan ng mga biyaya. Sana ang bawat isa sa atin dumaloy ang debosyon upang mas marami pa ho ang mahikayat, mas marami pa ho ang manumbalik sa ating Panginoon. Sa inyo, kayo ang dahilan kung bakit dumarami ang mga deboto ng mahal na Birhen ng Lourdes. Mga kapatid, sana ho huwag tayong magsawa. Ibigay po natin ang araw ng Sabado kay Lourdes ang Sabado ko. Isama po natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para sa pasasalamat ni Nadia Dipet, Mark, J.D. Margo Amparo, Frank Jeric Asiman and Family, Marijen Lagat, Architect June Palafox, Castillo Lagat Family, Ray and Sol Agunod and Family, Rufina Marbella, Remy Maranan, Rita Bulataw and Family, Yolanda de la Peña and Family, Arman and Marisa De Castro, Mr. and Mrs. Robert Waga and Family, Family and Life Apostolate, Eroa Family, Almira Loyola, Loyola Family, Lance Loyola, Brent Loyola, Charmaine Cradra, Ana Maria Rosario, Sherlyn Jaime, Uresa Portellano, Susan C. Abino and Family, Rina Castillo, Jovi Pablo, Jimmy Alvarez, Myla Alvarez, Nestor Dumasian, Belia Dumasian, Hannah Faye Dumasian, Cynthia and Dexter James Gonzalez and Family, Moses and Betty Alvarez and Family, J.D. Diane Joan C. and Family, Adonis S. Madamba, Virginia Obien, Astrid Madamba and Family, Corazon Natividad and Family, Bautista Family, Oliver Padica and Family, Cel Lapatan San Esteban Family, Len Lopez, Tess Ambat, Maria Delma, Sonia,
Bautista family and Teresita Gonzalez. Para sa karawan ni Nina Lino Calaor, Jean Season, Myla Alvarez, Teodoro Dumasian, Evelyn Edilion, at Angel A. Pareño. Para sa intensyon ni Nanashe Hernandez, Lisel and Lea Arceo, Joy and Julius De Leon, Maria Donna, Coronica, Pelan Camille, Carl Bong, Brent II, Susan C. Abino, Josue Canizares, Mr. and Mrs. Barley, Bulner Jr., Aremias Bulataw, Augustus Madamba, Alexa Jem Bulataw, Jan Alexander Abraham Bulataw, Peter and Myri Tochip, Tanya Obien, Tochi Family, Virginia Obien, Tricia, Tiffany and Terence Tochip, Aisel Padika, Hilda Patan, JV Padika, at Evangeline Bitolin. Para sa paggaling ni Natunet Jimenez, Doktora Menenchua, Bebot Calipco, Ana Flor Ramos de los Santos, Hil Matanggihan, Josefa Matanggihan, Louis de Castro, Orly de Castro, Lolita Baxa, Albert Marie Borromeo, Visitacion Umayam, Adoracion Cunanan, Cristina Villacorte, Vanessa Ramos Estelendres, Roslyn Sebastian, Wes Gabriel Bautista, Carmi Vargas, Jan Nicolas, Ivy Ann Villalon, Arturo Villalon Jr., Christopher Bulaong, Ami Maceda, Maria Josefa Olazo, Moses Alvarez, Herma Dalagan, Amelita De Leon, Brother Mario Mortalia, Eugene Flores, Edgar Malyari, Ruth Tantoy, Josefa Olazo, Angela Mariano, Joy Obra de la Cruz, Juana Marie Garillo, Fernando Valentino, Rachel Yanay, Wilma Palafox, Ana Flor Ramos de los Santos, Ronald Arada, Vanji Duhelio Arriola, Richard Azure, Rufina Marbella, Remy Maranan, Marlo Orimaldo, Romualdo Loyola, Felan Ramil, Rowena De Grano, Tisha Carpio, Munet Bautista, Melinda Barogo, Ronald Partellano, Susan C. Abino, Marby Munar, Myla Alvarez, Marie Baybado, Nestor Dumasian, Ana Faye Dumasian, Belia Dumasian, Reynaldo Dumasian, Alan Balamban, Crescenciano and Corazon Esmilla, Gloria Minjola, Aquilino Ratilla, Drexel Jamie and Precious Gonzalez, Moses Sebastian Alvarez, Flor Delisa Suba, Nancy Pascual, Tessie Brian Albiar Ancino, Marites Ingel Rabago, Maria Delma, Henry Osoya, Lucia Toledo, Ana Flor de los Santos, Dimple Ramos, Victoria Ramos, Rex Ramos, Policarpio Ramos, Justin Paul Ramos, Nashe Hernandez, Celine Del Mundo, Demi Del Mundo, Maximo Hernandez, Danilo Tan Sr., Rekrek Nudo, Erlinda Gutierrez, Mario Pinero, Marion Puzon, Mario Pinero, Kim Jasly Bautista, Cecil Bautista, Mirasol Cabrera Cruz, Lorante Andal, Gilbert De Jesus, Lawrence Gleber, Carmen Gleber, Alora Zefrin, Gleber Virginia Tongol, Josie Aris Llanesa III, Janet Mendoza, Ernesto Baldemor, Felipa N. Pasita, Paula Lu Samoy, Kimberly Cristibal, Sharon Nicolas, Clyde Nielsen Mendoza, Kyle Sobrevega, Rose Pomperada Baldemor, Ruel Aisenio Jr., Ivo N. Yua, Sarita De La Cruz, Sheila Charlene, Tito Abs Omana, Lucy O. Iroa, Lance Ezequiel, Moron, Rufino Austria,
Jan Paul Madera, Edna Madera, Corazon Madera, Emeterio Agnote, Ruel Abino, Jaira Abino, Ireneo Natividad, Crescenciano Esmilla, Aisel Mario Lalaine Celeste, Selly, Tito Nilo Esmilla, JV Oliver, Jayan Cielo Bautista, Alia Altabago, Cel San Esteban, Gian Cielo Bautista, Donald Bautista, Cecil Bautista, Maykwen Papa, Maika De La Mar, Jocelyn Gailan, Baby Pio, Matt Owen Galela, Evelyn Garcia, Ivan Louis Bayhon, at Elsie Otida Martinez. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Antonio, Mary Jaisel, Salvador, Avelina, Danilo, Eduardo Ong-Iko, Ines Ong-Iko, Pedro, Tarsila, Marilu, Corazon, Marian, Remedios, Melinda, Joel, Fernando, Reynante, Melinda Hermogenes, Nelia Trivino, Anita Loyola, Feliciano Loyola, Jovita Rocha, Pedro Rocha Sr., Neil Calvelo, Chubart Artemio, Jose Hob, Emmanuel, Evangeline, Rudy, Gabriel Abelardo, Conchita, Eddie, Marcela, Elena Cañizares, Rodolfo Cañizares, Gina Baral, Viviano Manalota, Felicitas Sabino, Rodrigo Abino, Felipe Dorotea, Igmidio Sr., Cesar Luzbiminda, Rosalie, Jose Marie, Consolacion, Baby Esmilia, Placer, Rufina, Gabino, Ira, Lorna, Gorgonya, Benjamin, Alfredo, Noel, Senaida, Estela, Socorro, Ashley, Odi, Antonia, Marivic, Roberto, Bernard, Vivencio, Aurelia, Agapito, Ruben, Edmond, Arlen, Agapito, Jose Marie, Concepcion, Jose, Eulalia, Agapita, Amelia, Voltaire, Zacarias, Nati, Jose, Bernabe, Rubilin, Pasha, Luciana, Prospera, Lucio, Gastilo, Jesus, Leona, Feliciana, Marciana, Amelia, Dolores, Elpidio, Jose, Consolacion, Monica, Soledad, Lamberto, Justo, Raimundo, Concepcion, Basila, Lorenzo, Edgar, Marcos, Dennis Kirsten, Eduardo Sr., Aurora, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa parokya ng Ina ng Laging Saklolo. Ang mamumuno sa pagdiriwa ng Healing Mass ay si Padre William T. Bustamante, OFM Capuchin. Magsitayo po ang lahat at sama-sama nating ipagdiwang ang banal na misa. Buksan ang aming puso, tuhuan mo mag-alab sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming katana liwanag ng usang mapakihilig tungkulin mabanag. Buksan ang aming palad sa alay, turong
ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Minamahal ko mga deboto ng mahal na binan ng Lourdes, kasama kayong sumusubaybay sa pamagitan po ng ating online mass. Ang bawat isa sa inyo na nakikibahagi sa healing mass na ito, alam ng ating Panginoon Diyos ang laman ng mga puso ninyo. Lalong higit itong mga panalangin, itong mga hinaing na meron po kayo. Sa healing mass na ito, na pinuntahan po ninyo sa araw na ito, ang ating Panginoon Diyos ay gagawa ng himala para sa inyo. Ang mga bagay na imposible ay pinagiging posible ng Diyos. Anumang sakit, anumang karamdaman na meron po kayo, pagagalingin ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat kitang-kita ng ating Panginoon, mga kapatid, ang ating buhay na pananampalataya. Nandito kayo sapagkat kayo po ay nananalig, sumasampalataya kayo sa Diyos, na Siya lamang ang magpapagaling sa inyo. Siya lamang ang magbibigay sa atin ng kasagutan anumang panalangin na meron po kayo. Sa healing mass na ito, sasamahan din tayo ng ating mahal na ina, ang Birhen ng Lourdes, na siya rin po ang tumutulong sa atin upang ilapit ang lahat ng ating panalangin sa kanyang anak na si Jesus. At ang kanyang anak naman ang kikilos para sa atin. Kaya minamahal ko mga deboto, lumapit tayo sa Diyos na punong-puno ng pananampalataya upang matanggap po natin anumang kahilingan na meron po tayo. At upang tayong lahat ay maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama po nating pagsisihan, talikdan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng malit mga banan at sa inyo mga kapatid na kay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mga kapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon ay higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tungayin mo kaming iyong mga hinirang upang iyong pagtulong at paglingap na maasahan ay siya magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib sa pagsapit ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Tipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila, hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila, sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad na lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin nila mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon ko, doon na maninirahan sa lupain na tinirhan ng kanilang mga ninuno. Sa lupain ibinay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak ay magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na ang aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay ang tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kagitnaan nila ang aking templo. Ako ay mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging aking. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Ipinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan. Kaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang nakapangyarihan at malakas, akyat silang magsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kagalakan dahil sa mga pagpapala ng Poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pari mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Thank you.
salita ng buhay, iwan pananabutan, wikang mahal, wikang banal, wikang bukal ng sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalitang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga gawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at uwasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiphas, ang pinakapunong saserdote noon ang nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganyang sarili lamang bilang pinakapunong saserdote ng panong iyon. Hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi ang tipunin ang nagkakawatak-watak ng mga anak ng Diyos. Mula noon, binilangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya hindi siya hayagang naglalakad sa Judea. Sa halip siya nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahan kasama ang kanyang mga alagad. Nalalapit ng pista ng Paskwa. Maraming tagadalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa katusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sinumang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y may padakip nila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal ko mga deboto ng mahal na Birhen Lourdes, kasama kayong sumusubaybay sa pamagitan po ng ating online mass. Ang bawat isa sa inyo, lalong higit yung mga first timer na nakarating dito sa simbahan na ito upang dumalo sa healing mass na ito, ay malugod ko kayong tinatanggap. Alam ko marami sa inyo, kaya kayo nandito sapagkat meron kayong mga kahilingan, meron kayong mga dasal na nais makamit sa buhay po ninyo. Lalo higit yung kagalingan ng mga sakit, karamdaman na meron po kayo. At ganun din po yung mga taong pinagdarasal po ninyo. Manalig po kayo at magtiwala
Sa hiligmas na ito, mga kapatid, tatanggapin po ninyo yung kasagutan ng inyong mga dasal. Tandaan po ninyo, piling tayo po ay lumalapit sa ating mahal na ina, ang Birhen ng Lourdes. Mas marami pang mga panalangin ang ipinagkakaloob ng kanyang anak sa atin. Kahit yung mga panalangin na hindi natin inihihingi ay pinagkakaloob ng kanyang anak na si Jesus. Narinig po natin sa mabuting balita ang mga Pariseo ay nangangamba at natatakot sapagkat maraming mga tao ang sumasampalataya kay Jesus. Sapagkat nakita ng mga tao ang maraming kababalaghan na ginawa ng ating Panginoong Jesus. At ang kababalaghan na ito, mga kapatid, ang naging daan upang ang mga tao ay manalig, sumampalataya sa Diyos. Sa hilingmas na ito, napakaraming kababalaghan, napakaraming himala ang ginagawa ng ating Panginoon para sa atin. Lalong higit yung kagalingan ng inyong mga sakit, yung kasagutan sa iyong mga dasal, yung mga problema po ninyo, pinapagaan ng Diyos. At walang sino man sa inyo rito na nakikibahagi sa hilingmas na ito na hindi tumatanggap nitong himala o pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Bakit gumagawa ang Panginoon ng mga himala? Hindi upang palakpakan ang Diyos. Hindi yon ang layunin ng Diyos kung bakit siya gumagawa ng mga milagro o himala sa buhay po natin. Sapagkat ang nais ng Panginoon, mga kapatid, lahat po tayo manampalataya sa Diyos. Sapagkat alam ng ating Panginoon na kapag sinagot ng Diyos ang ating mga dasal, kapag tumanggap tayo ng mga himala, lalong higit ng kasagutan ng ating mga panalangin, mas madali para sa atin ang sumampalataya, manalig sa kapangyarihan, kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao sa mabuting balita lumalapit sa Diyos, nananalig, sumasampalataya sapagkat nakita nila, naranasan nila, mga kapatid, itong kababalaghan, itong himala na ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Kay minamahal ko, mga kapatid, bago kayo mawala ng pag-asa, yan po yung paulit-ulit kong sinasambit sa inyo. Ang mahalaga lamang po, maghintay, magtiyaga, magtiis, sapagkat nais makita ng Diyos ang ating buhay na pananampalataya. At kapag nakita ng Panginoon, mga kapatid, ang ating pananalig sa Kanya, ngayon din, matatanggap po ninyo anumang kahilingan meron po kayo. Kaya muli, inanyayahan ko kayong lahat sa isang healing prayer. Sama-sama tayong manalangin sa ating Ama. Ilapit ang lahat ng ating mga panalangin at sa pamagitan ng healing prayer na ito, dito pa lamang, mga kapatid, sa panalangin na ito, makakamit na ninyo ang himala ng buhay po ninyo. Ganyan tayo, kamahal ng ating Ama,
walang sino man sa atin dito ang kanyang pababayaan. Pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos. Kaya iniling ko sa inyo, mga kapatid, iyuko ang iyong mga ulo, ipikit ninyo ang iyong mga mata. Kung nais po ninyong lumuhod, lumuhod po kayo. At ngayon, sama-sama po nating kausapin ang ating Ama na nagmamahal sa atin. Papurit, pasasalamat. Ang nais naming ipabatid sa iyo, aming Ama, sa araw na ito. Sapagkat hindi mo kami pinapabayaan sa kabila ng aming mga pagkakasala, ikaw ay patuloy na nagmamahal sa amin, aming Ama. Maraming salamat, aming Ama, sa araw na ito. Sapagkat ngayon ay araw ng aming debosyon sa mahal na Birhenang Lourdes. Salamat, aming Ama, sapagkat kami ay nakarating sa simbahan na ito na mapayapa. At sa aming pagpunta sa simbahan na ito, bit-bit po namin, aming Ama, ito mga panalangin, ito mga kahilingan, ito mga dasal na meron po kami. Minamahal ko mga deboto, isipin po ninyo ang ating Ama ay narito ngayon, nasa ating harapan, at nais kayong pakinggan. Nais ng Ama na marinig ang laman ng mga puso ninyo. Ito mga panalangin, kahilingan na meron po kayo. Kaya inihiling ko, minamahal ko mga deboto, sambitin ninyo ngayon sa harap ng ating Ama. Ito mga panalangin na meron kayo. Lalong higit, minamahal ko mga deboto, sambitin po ninyo sa harap ng ating Ama itong mga sakit o karamdaman na meron po kayo. Sabihin ninyo sa Kanya, itong mga sakit na nagpapahirap sa inyo, sapagkat ito ay nagiging sanhi ng takot, ng pangamba ng buhay po ninyo. Hindi kayo nakakatulog na maayos sapagkat iniisip ninyo kung papaano gagaling ang sakit na ito. Inihiling ng ating Ama, hawakan ninyo itong mga parte ng inyong katawan na may sakit. Ang kamay na yan ay nagiging kamay ng Diyos. Nais iparamdam ng ating Ama anumang sakit karamdaman na meron ka. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Hahawakan kita. At sa pamagitan na makapangyarihang kamay ng ating Ama, anumang sakit o karamdaman ay gagaling.
Ganyan makapangyarihan ang kamay ng Diyos. Lahat ng kanyang hahawakan, lahat ng kanyang hahaprusin, na mga sakit at karamdaman ay makakatanggap ng kagalingan. At ngayon din, minamahal ko mga kapatid, tanggapin ninyo ang kagalingan na nagmumula sa ating Ama. Sapagkat ngayon din, inaalis na ng ating Ama ang mga sakit na ito. Tandaan po ninyo, walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Ngayon din, tatanggapin ninyo ang himala ng kagalingan ng inyong mga sakit. Ganyan tayo kamahal ng ating Ama. Walang sino man sa inyo rito ang hindi niya pagagalingin. Lahat tayo na nagtitiwala at nananalig sa kapangyarihan ng Diyos ay makakatanggap ng pagpapala ng kagalingan. Ano mang sakit o karamdaman na meron kayo. Alalahanin din ninyo sa oras na ito ang mga taong pinagdarasal po ninyo. Banggitin ninyo sa harap ng ating Ama ang kanilang mga pangalan. Lalong higit ang mga mahal natin sa buhay na may sakit, sabihin ninyo ang kanilang mga pangalan. At ganun din, sambitin ninyo ang kanilang mga sakit. Kung nandito ang mga mahal ninyo sa buhay na may karamdaman, hawakan ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay na may karamdaman. At kung daladala po ninyo ang kanilang mga larawan, ilabas po ninyo, ipatong ang inyong kamay sa kanilang larawan. Sapagkat ngayon, sila din po ay nais hawakan ng ating Ama. At sa pamagitan po ng ating mga kamay, ang kamay na ito ay pinagiging kamay ng Diyos upang maramdaman na mga taong pinagdarasal po natin, hindi sila nag-iisa. Hindi sila dapat mawala ng pag-asa sapagkat narito ang ating Ama na Siya ang humahawak sa kanila upang alisin itong mga sakit, karamdaman na nagpapahirap sa kanila. Ngayon din, minamahal ko mga deboto, lahat ng mga taong pinagdarasal po natin, sabay-sabay po nating itaas sa ating Ama. At ngayon din, tatanggapin nila itong kagalingan ng kanilang mga sakit. Ngayon din, pagagalingan sila ng Diyos na kahit wala sila rito ngayon sa simbahan na ito, na kahit sila ngayon ay nasa malayo, subalit dahil sa ating sama-samang pananalangin, lahat ng mga taong binabanggit po natin, lahat ng mga mahal natin sa buhay na pinagdarasal, tatanggapin nila ngayon ang kagalingan na nagmumula sa ating Ama. Ama, pagalingin mo po ang mga sakit na mga taong pinagdarasal po namin. Ikaw lamang aming Ama ang makakatulong sa kanila. Ikaw ang aming manggagamot na kahit anong sakit
ay kaya mong pagalingin. Maraming salamat, Taming Ama. Muli mong pinakinggan ang hinaing ng bawat isa sa amin. Muli mong narinig itong mga sakit karamdaman na meron po kami at ganun din sa mga taong pinagdarasal po namin. Maraming salamat, Taming Ama, sapagkat ngayon din tinanggap na namin itong kagalingan ng aming mga sakit. Tinanggap namin ngayon, Naming Ama, itong himala na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sapagkat ang aming kalooban ngayon ay punong-puno ng pag-asa na wala ang mga takot, na wala ang mga pangamba ng aming buhay. At ngayon, Naming Ama, pinalakas mo kami upang harapin ito mga hamon ng aming buhay. At hindi kami susuko, Aming Ama, na labanan ang mga pagsubok na dumarating sa buhay namin. Sapagkat alam namin, Aming Ama, nariyan ka. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Ikaw ay lagi tumutulong sa amin. Nagpapalakas sa amin. Natanggapin ang lahat ng mga hirap ng aming buhay. Maraming salamat din, Aming Ama, sa biyaya ng aming debosyon sa mahal na Berenel Lourdes, na siya po ay kapiling kasama namin lagi sa Healing Mass na ito. Maraming salamat, Taming Ama, sa pagbibigay mo sa amin ng isang ina na lagi nakakaunawa at lagi nagmamahal para sa amin. Kaya minamahal ko, mga deboto, narito rin ang ating mahal na ina, ang Berenel Lourdes, nakatingin sa bawat isa sa atin. Siya ang tumutulong sa atin na ilapit ang bawat panalangin na meron po tayo sa kanyang anak na si Jesus. Kaya inihiling ko, mga kapatid, sambitin ninyo sa harap ng ating mahal na ina ang inyong mga panalangin. Lalong higit itong mga sakit karamdaman na meron po kayo. Ang mahal na ina, ang dahilan kung bakit tinatanggap natin itong himala ng ating buhay. Ano mang panalangin ang ilapit ng ating mahal na ina sa kanyang anak na si Jesus, agad-agad ipinagkakalob ito ng kanyang anak. Kaya ngayon din, lahat ng iyong mga panalangin na inilalapit sa mahal na ina ay papakinggan ng kanyang anak at ipagkakaloob yung kasagutan ng inyong kahilingan. Kaya napakapalad po tayo, minamahal ko, mga deboto, sapagkat ang ating Ama, ang kanyang anak na si Jesus, ang mahal na ina, ang Berenel Lourdes, ang Banal Espiritu Santo, sila ang tumutulong sa atin. Sila ay sama-sama nagkakaisa upang ipagkaloob ang lahat ng ating kahilingan. Maraming salamat po, mahal naming ina, sa patuloy na pananalangin mo sa amin na hindi ka nagsasawa, hindi ka napapagod na ilapit ang aming mga panalangin. At kami bilang iyong mga anak, mahal naming ina,
hindi kami titigil na magdidibusyon sa iyo. Ipapalaganap namin ang dibusyon na ito sa lahat ng tao, sapagkat mas marami pa ang nangangailangan ng pagpapagaling ni pagkakaloob ng iyong anak para sa amin. Ang lahat ng ito, aming Ama, inihiling po namin sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus na ating Panginoon. Amen. Tumayo tayo lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Diyos nating Ama upang tulad ni Kristo, maging matatag tayo sa pagharap, sa buhay at sa mga pagsubok na maging sa kamatayan, alang-alang sa buhay at paglago para sa ating mga sarili at para sa iba. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi Kristiyano naway makilala kay Jesus na namatay para sa lahat, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong napahiwalay naway mag-ukol na higit na katalaga ng sarili sa ekonomismo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapangyarihan naway may mag-alay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Katoliko naway makadama na sila ay may nakatatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa iisang pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inang nawala ng mga anak, naway hindi maigupo ng bigat ng kanilang dinaramdam, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, ikaw ay aming hantungan at lakas. Bilang tugon sa aming ngayon dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ginawa mong kami makapakinabang na taimtim, kaya't ang may pagtitiwala naming hinihiling ay pagkalabong totohanan naming kamtin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanang makapagkaloob, mamahaling iyas. Higintong ilukog ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa.
Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay ang pagpapahayag namin sa pagsampalataya sa iyong ngalan sa pagdiriwang ng muling pagsilang noong kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag magsipayo sa kanilang inaasam at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap ng kanilang nilulunggating makamtan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagkatiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinimas ng pagsaluwat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa napumahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinulugan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangan. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala na Panginito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banalig, kabukal ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gabanalang kalub na ito pang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mo tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kayo minirapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, na Rinaldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Adalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sama-sama nating awitin ang panalangin na tinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin amalan mo, mapasalangin.
Hinihiling namin kay may Diyos sa lahat na masama, pagkalupan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko sa iyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan, maawatan. O Deo ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa narito ang kordo ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Papalating na niyahan na makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos na pagtanggap ng banal na komunyon, mangyaring manatili po kayo sa inyong mga upuan, ang pari at mga lay ministers na po ang lalapit sa inyo. Maraming salamat. Pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Meron ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinatait. Nanawag sa mundo, nagpusa, panas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit payagan ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Bilang Diyos kay buti mo, I'm
akin ang pagmamahal mo. Bilangga pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Dakilang pagmamahal mo, kahit payagan ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang ang pupurihin ko, muli ang ngalan mo, pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, kaming iyong pinagpagsalo sa katawan at dugo ng anak mong mahal, ay maging hindi nawa na iba sa kanya. Ang pagkataglay ng buhay mong sa amin ay kanyang pamana, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Gagawin po natin ang panalangin sa mga may sakit. Ilapit po natin ang lahat na may karamdaman sa ating mahal na ina, ang Berenal Lourdes. At sa pamagitan po ng panalangin ng ating mahal na ina ay pagkakalooban ng kagalingan ang lahat ng mga may sakit. Sama-sama po natin itaas ang ating kanang kamay. Kalis-lisang Birheng Maria, ibinigay mo ang iyong sarili sa amin bilang aming ina. Hinilingan mo kaming manalangin may pagtitiwala at tatanggap kami ng mga dakilang biyaya. Batid namin ay malasakit sapagkat nakita mo naghirap at namatay ang iyong anak para sa amin. Sa iyong pagipagkaisa sa kanyang paghirap, ikaw ay naging ina naming lahat. Maria, aming ina, turuan mo kaming maunawaan ang aming pagdurusa. Katulad ng ginawa mo at isinito na may pakikisa,
sa paghihirap na iwanag at aming Panginoong Jesucristo. Sa iyong makainang pagmamahal, payapain mo ang aming mga takot at dagdagan mo ang aming pagtitiwala sa mapag-arugang pagmamahal ng Diyos. Sang-ayon sa plano ng Diyos, ay kamtin mo para sa amin ang kagalingang kailangan namin. Ipamagitan mo kami sa iyong anak upang magkaroon kami ng lakas na aming kakailanganin upang gumawa't kumilos para sa ikalawalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng buong daigdig. Birheng Maria, kalusugan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. Sama-sama din po natin ipanalangin itong mga langis na tatanggapin po natin pagkatapos nitong Healing Mass. Aming Ama, maraming salamat po sa biyaya ng Healing Mass na ito, sapagkat dito namin tinatanggap itong kagalingan ng aming mga sakit. Maraming salamat sa biyaya ng mga langis na ito na tinatanggap po namin tuwing kami tumadalo sa Healing Mass, sapagkat sa pamagitan ng mga langis na ito ay dito rin namin nararamdaman, tinatanggap itong kagalingan ng aming mga sakit. Kaya inihiling po namin, aming Ama, na basbasan mo po ang mga langis na ito. Manahan nawa ang iyong Espiritu sa pamagitan ng mga langis na ito, sapagkat kami po ay nananalig, aming Ama, ang sinuman na makatanggap ng mga langis na ito, sinuman ang mabahiran, ay makakatanggap din nitong kagalingan na nagmumula sa iyo. Kami po ay nananalig, aming Ama, na ginagamit mo ang mga langis na ito upang abutin ang mas marami pang mga may karamdaman, lalong higit ang mga may karamdaman na hindi makarating sa simbahan na ito. Subalit ang mga langis na ito ay nakakarating sa iba't ibang panig ng aming bansa, na kahit sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga langis na ito ay tinatanggap na maraming mga may karamdaman. At sila po ay nagpapatotoo na gumagaling ang kanilang mga sakit tuwing ipinapahid ang mga langis na ito sa kanilang mga karamdaman. Kaya aming Ama, maraming salamat po, sapagkat lahat ng paraan ay ginagamit mo upang matanggap namin itong kagalingan na nagmumula sa iyo. Kaya aming Ama, pabanalin mo ang mga langis na ito na tatanggapin po namin pagkatapos nitong Healing Mass. Ang lahat ng ito, aming Ama, hinihiling po namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsipuna kayo sumandali. Sumuli po tayo magkakaroon ng second collection para po sa pambili nitong mga langis at lalagyan na pinamimigay po natin sa lahat ng mga may sakit. Ito po ay libre na makakarating sa iyo. Sa mga nagnanais po na makahingi nitong healing oil, pwede kayong magmensahe sa ating Facebook page, lalo higit yung mga sumusubay online ng inyong pangalan, address, contact number. Sa mga narito, pwede kayong humingi kung gusto niyo pong dagdagan itong mga langis na pinamimigay sa inyo, siguraduhin lamang po na makakarating sa mga may karamdaman. Marami po ang mga first-timer na dumating sa Healing Mass. Pwedeng itaas ang kamay, mga first-timer. So, maraming salamat at welcome po sa inyo. Palakpakan po natin silang lahat. So, ngayon din po, ipagkakalob ng Panginoon sa inyo anuman ang inyong kahilingan, lalo higit yung kasagutan, yung kagalingan ng inyong mga sakit. Amen? Kung kayo po ay may mga healing testimony ng paggaling,
Nakakatuwa po sa online, ang dami nagmimensahe ng kanilang mga healing testimony. At kayo din po sana, kayo po mga nagsisimba rito o nakaranas na po kayo ng healing, pakisulat po ninyo, pakibigay kay Sister Tess Ambat. Kung hindi po, kausapin niyo po siya sa magsusulat para sa inyo, para sa first Saturday ng buwan ay mababasa po yung inyong mga healing testimony. Napakarami na po ang nagbibigay sa inyo ng testimonya na tunay nga pong gumagaling ang ating mga sakit tuwing tayo po ay nakikibahagi sa healing mass na ito. Sa darating po na Saturday ay Black Saturday, so wala po tayong healing mass. Ano po? Ang ating healing mass ay sa first Saturday ng April. So pakisabi po sa inyong mga mahal sa buhay na wala tayong healing mass. So sama-sama po nating ihandang ating mga sarili para alalahanin itong pagkapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Diyos. So mga kapatid, sa inyo pong lahat na nakibahagi sa ating healing mass, maraming salamat sa inyo. Huwag kayong magsawa sapagkat ang ating Panginoon Diyos hindi nagsasawa sa inyo. Lagi siyang nananabik na kayo po ay makita dito sa simbahan na ito upang matanggap po ninyo itong ating ang pagpapagaling na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Simula po sa darating na first Saturday of the month, every Saturday, magkakaroon na po tayo ng Healing Rosary. Sa ating page, naka-live po tayo sa ating Facebook page, alas 10 po ng gabi, so lahat ng mga deboto dapat nakatutok kayo sa ating Healing Rosary every Saturday at 10 p.m. So bago tayo matulog, sama-sama tayong magrosaryo. Okay? So lahat ng mga deboto ay dapat kasama sa ating Healing Rosary. So pupunta kayo sa ating page sa kay Lourdes sa Padre Padre William. At doon po tayo magsama-sama tuwing araw ng Sabado. So, Healing Rosary. Okay po? Bukod sa Healing Mass, meron tayong Healing Rosary. Sa pagkatala naman po natin, isa po sa mensahe ng Mahal na Lourdes, ano yung isa sa kanya mga mensahe? Pray the Rosary. Sapagkat doon din nang gagaling ang paggaling ng ating mga sakit. So mga kapatid, mamaya po, pray over. Huwag kayong magmamadali, hindi tayo nagmamadali. So lahat po kayo, magtiis, maghintay ng inyong turn para ma-pray over kayo, para matanggap po ninyo yung kaganapan ng kagalingan na inyong mga sakit at ganoon din yung mga taong pinagdarasal po ninyo. Ibigay po natin ang araw ng Sabado sa Mahal na Ina. Kay Lourdes ang kaya ang Sabado natin kay Lourdes, huwag kayong magmamadaling umuwi. Tanggapin ang pagpapatong ng kamay ng Diyos sa inyong mga ulo upang mas matanggap ninyo, mas mapabilis ang pagtanggap ninyo ng kagalingan ng inyong mga sakit. Tumayo po tayong lahat, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.